pa doon. Si? ¿Qué pasa? Si? Pause, pause. ¿Habla español? Si. Como soportante, enseguida patatak. Ano ibig sabihin? Okay, kung pag nagta-travel kayo, ito yung mga tip, isa sa mga tip ko. Pag nagta-travel kayo, relax. Huwag kayong magpamadali. Lagi kayong maglagay ng time allowance. Lagi kayong dapat marami kayong laging oras. Kung magka-travel kayo at nagmamadali kayo at stress lang din naman yung makukuha ninyo, huwag na kayong mag-travel. So remember, dapat marami kayong panahon. Kagaya ngayon, medyo napapagod na kami. Pwede kami umupo anywhere para mag-relax at i-enjoy ang paligid. Castle para hindi naman ako maubusan ng battery. Anyway, heading na kami. Itutumbukin na namin yung castle at yun naman ang ipapakita ko sa inyo. Nandito na kami. Ang purpose talaga ng pagpunta namin dito ay makita itong view ng Malaga. Kasi ito lang yung pinakamagandang viewpoint ng Malaga, I think so. Dahil ito yung nakikita naming mataas na part. Itong castle na to, itong palace na to. Okay, at kung nakikita nyo, pwede kayo umakyat doon pero magbabayad kayo. Hindi na namin tinanong kung magkano. Ngayon kung gusto naman ninyo ay view lang at saka itong parang park lang, ay pwede kayong dumaan dito sa gilid. Meron dyan daanan sa gilid. Dalawa yung entrance nya, isang sa gilid para sa park at saka sa view. At yung isa ay papasok sa loob ng palace. Okay. Dito yung may bayad pag-akyat dun sa loob ng palace. At dito naman yung paakyat sa mga viewing deck. Hindi ako eksperto sa mga ganitong klaseng architecture pero ang pagkakaalam ko ay isa itong Moorish architecture. At itong architecture na ito, itong palace na ito ay ginawa pa noong 11th century. Okay, between 1157 to something. Aakit pa kami, pataas pa siya. Ayan, pataas pa para makita namin yung pinakamagandang view nitong ibabaw ng Malaga. May mga viewing deck kayong dadaanan habang umaakyat kung gusto nyong mag-relax at saka umupo para tignan yung magandang view. Ayan, aakyat pa kami dito, paakyat pa sa itaas para mas magandang view. Maganda na, oh my god! Kita niyo yun? ulit. Medyo dark natin ng konti. Ayan. Medyo mataas pa para mas maganda yung view. Akyat ulit tayo. Ayan, nasa pang-apat na level na kami ng viewing deck, viewing part. At mas maganda na yung view dito. Dito medyo tanaw na yung kanilang famous na Plaza de Toros. Diyan yung famous bull fighting noon. Noong mga panahon na uso pa ang bull fighting. Alam mo yun yung mga ginaganon-ganon na red cape. Alamin ko kung merong mangyayari during our stay here. Para makapanood naman tayo. Okay? Kinailangan ko nang magtanggal ng jacket dahil sobrang init. Medyo malamig ka pag hindi ka napapagod. Pero pag yung napapagod ka at pinapawisan dahil sa sobrang pag-akyat, medyo stiff siya, okay? Tip ko sa mga pupunta rito, okay? Kung tingnan nyo. Okay.
Ayan. Medyo matarik kasi pag ganun-ganun siya. At medyo stiff. 45 degrees ang pag-akyat. At medyo madulas ang sahig. So, kung pupunta kayo dito at ito yung dadaanan ninyo, huwag kayong magsuot ng heels. Okay, kasi medyo stiff ang pag-akyat, nakakapagod, malamang mapapagod kayo pag naka-heels kayo at sasakit ang mga paa ninyo. Nandito na kami sa fourth level of viewing deck at tingnan nyo naman. Wow! Amazing, di ba? Amazing yung view. Medyo may mga harang pang mga puno. Okay, so akit pa kami sa mas mataas pa. Ayan, pataas pa yan. At doon na po sa inyo ipapakita lahat yan. Okay, sa tingin ko ay malapit na kami doon sa final platform ng viewing. Ayan, medyo stiff siya pataas. Kung pansinin niyo yung lakad ng mga tao, ayan, pataas. About 35 to 40 degrees na akyat. Okay, nandito na kami sa hindi pa ito yung last viewing platform, mayroon pang paakyat. Doon, hindi ko alam kung maganda pa yung view ron kasi marami ng puno, harang na itong mga view. Yun ang palagay ko. Pero susubukan para namin umakyat doon. Pero, okay, ito na yung pinakamagandang view. So, may pakita ko sa inyo kung ano ang makikita rito. Ayan. So, galing kami doon sa ibaba na yon. So, pag ganun, paakyat, pa-zigzag siya, pag ganun, paakyat. In 40 degrees elevation. Nandito tayo ngayon. Ang height position natin ay about 130 meters above sea level. Dito matatanaw natin yung buong kabuuan ng Malaga Town Center. Yun yung part na yon, yun yung Malaga Town Center. Yun yung malaking cathedral na kinakainan namin dito sa harap noon. Ito yung City Hall nila. Okay. Port of Malaga, and then yung sa may malaking isang circle dyan, ito yung famous Toro de Plaza nila. Dyan nangyayari yung bullfighting, nangyayari yung tuwing summer. Hindi ko alam kung meron ngayon sa mga panahon na to, pero palagay ko wala. Itong side na to ay yung beach area. Pupuntahan namin yan mamayang gabi. Hindi ko alam kung mapapakita ko pa sa inyo kasi paubos na ang aking memory. Again, tip ko para sa mga pupunta dito, huwag kayong magsuot ng mga may heels na sapatos dahil medyo stiff ang pag-akyat, nakakapagod. Okay, magsuot kayo ng flat shoes. Bago ko tapusin ang video na to, again, isa-shout out ko muna ang team I Wonder. Okay? Kay I Wonder, shout out siya sa'yo. Salamat sa pagpo-promote mo ng YouTube channel ko. At sa team I Wonder na mga nag-comment at nag-subscribe sa channel ko, don't worry, again, babalikan ko kayo. Once na naka-establish ako ng isang lugar na medyo relax at mahaba ang aking panahon. Okay? Babalikan ko kayo lahat. Okay, mag-alala. So, kung hindi pa kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do subscribe my YouTube channel and okay, I'll see you guys around. I hope na nakakuha kayo ng mga tip sa aking video.
kung nagbabala kayong magpunta sa lugar na ito. Okay? Sa Malaga. I'll see you guys next time. See you sa next video. See you sa next city.